Blessed Sunday, everyone. So it's April 10, Sunday. It's another day to hustle. So kahit weekend, hinda pa rin tayo ng coffee. Now I'm going to my shop. Let's go. So guys, bili mo tayo ng ice cube dito kay Boss Carlos. Boss Carlos. At amura ng ice cube dito. Hi guys, so we're here na sa Papa Pop's Food Park. Kung saan tayo nag-i-station. Nag-open ang Papa para makapagpinda ng coffee. Siyempre wala pang masyado naka-open. Naka-open pa lang si Papa Talks for breakfast and lunch and dinner. Let's go. Ito ang ating little pop up. Shing! Guys, na tayo guys. Let's go. So yun guys, pag set up na tayo here. And simpleng set up lang dito. Here, ito natin na pipinturahan yung pader. And so yun lang. So we're open na ngayon. Hihintay lang tayo ng ating customer, pero gagawa na ako ng bottled coffee kasi may order ng bottled coffee sa aming office for tomorrow. Let's do this. So set na rin dito. Kung nakita nyo guys, I have 3 digital scale. So para pag madaming customer, mas mabilis ako makapag-serve. Sabay-sabay, tatlo yan. So serve is the beans we're using here at Cafe G. So it's light roast Arabica. So single origin yan, galing sa ating napakalupit na source. And the notes is chocolate, brown sugary, brown sugar, and citric. Yeah, citrus. So we use the bean seed sauce, salted caramel and chocolate. And yan, meron tayo itong fresh Oreo matcha powder. And also I have dark Arabica beans here. So para sa aming signature blend dyan. So may tumagulo na tayong plastic. Pero kasi para malesen naman yung alikabok sa loob. So now I'm going to grind some beans para makapag-prepare na tayo para pag may dumating na customer and mabilis nating ma-serve yung coffee nila. And also I will also gagawin ko na din yung bottled coffee right now habang maaga pa. So guys, let's do this. So we're using fine grind
on our coffee because yung beans natin is light, so we need fine grind para mas matapang yung kape na maiputis yung i-extract natin na beans. Pero hindi mapait. That's our goal. Pero nandun pa rin yung tapang ng kape, yung sarap ng kape, yung notes ng beans. Lalo na here sa amin, sa place namin, I know more people don't like yung kapeng mapait. So here at Capici, inokos ko yung makagawa ng coffee na flavored siya, like salted caramel, mocha, and other flavors. Yeah, may flavor pero still you can taste the goodness of coffee. So yun yung goal natin. Hindi lang yung flavor yung malasahan ng mga tao. Siyempre, lalo na yung kape dapat, diba? So, hindi ako makita sa camera kasi ang aking cellphone ay hindi pang wow. Talaga yung beans na to. Naamoy ko talaga yung pagka-chocolate. Pero mas nangangamoy yung may pagka-brown brown sugar and citrus. Ano ba yung citrus? Basta yun. So, panalo talaga. Ang bango kahit na-paste mas ako. Naamoy ko siya. Ang bango talaga. Tataka ako bakit sa office sinantok pa ako. Langon-langon na ako sa office dito sa shop. Sana guys, okay lang kayo dyan. And meron kayong question about coffee or even not about coffee, just comment below and I will try my best to answer all your questions. I'm just here to help and to make sana makagawa tayo ng content na makapagbigay ng value to all our viewers. Thank you so much. Tagay para sa tagumpay. So let's go. Let's make battered coffee latte. I don't have espresso machine, pinili kong gamitin yung coffee fin chamber ng Vietnamese. So this Vietnamese style, ito yung ginagamit kong coffee base because ang goods talaga nito eh, ang strong siya and then maganda yung pagka-extract ng coffee, kaya ito yung pinili ko. We use not the easy way. We choose the not the easy way, but one of the best way. So ito yun, after a lot of try sa iba't ibang method, ito na ngayon yung ginagamit natin. Actually, this is not easy. Medyo matagal talaga maghintay, kaya dapat
advance ka talaga. At least meron kang naka-prepare pag may dumating na customer. Kasi yung pang isang cup nito, it will take 7 to 10 minutes talaga. So let's go. Let's do this. Let's do this. Siyempre gamit natin gooseneck. Electric gooseneck. So meron tong, may takip yung ginagamit natin, yung may lock. Alam nyo kung sa pour over, nag-bloom tayo. 30 seconds lang. Ito, minsan umaabot ng 3 minutes bago ko to ulit. Or 2 minutes bago ko to ulit malagyan ng pangalawang buhos. Kasi, sobrang ano eh. Medyo matagal siya bago mag-extract talaga sa una. So patience, patience talaga dito sa method na to. We need patience. So yun, habang hinihintay natin tumulo. Habang hinihintay natin tumulo. At yun ulit, kung meron kayong mga katanungan kahit about sa coffee or kahit hindi tungkol sa coffee or kailangan nyo ng tulong para makapag-open kayo ng pop-up shop, just comment below. I'm willing to help. Syempre for free. For free lang. I am sharing all the things na natutunan ko about sa paggawa ng coffee. We are not professional. Pero patuloy tayong nag-aaral. Patuloy natin inaalam yung mga dapat pa natin matutunan tungkol sa coffee. So hindi tayo titigil, hindi mauubos yung karunungan na pwede nating matutunan sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga business owners, yung mga nagtuturo about sa coffee. Yun, tumutulo na siya. Ayan na, nag-extract na siya. And then yung isa sa gitna, hindi pa rin. Pero yung nasa gilid na isa, nag-extract na din. So makikita nyo guys, ang ganda nung pagka-black ng coffee natin. Ang ganda nyan. Kung hindi lang ito nagmo-moist. Let's look on the other. Ito. Solid talaga to guys. Hindi naman sa pagmamalaki pero ayaw naman talaga natin magtinda ng coffee na para lang makapagbenta, para lang sa sales. No, we're here to serve the best coffee we can make, we can do for our customer. Diba nga, kung sa pagkakatiwalaan tayo sa maliit, mapagkakatiwalaan tayo sa lalong mas malaki. So ngayon maliit pa lang tayo, pop-up pa lang tayo, gawin natin yung tama. Let's serve our customer
Right. So, yan. Open ko ito isa para makita nyo. So, meron pa rin siyang water. Meron pa rin siyang water. Itong isa. Ito wala na. Pwede na natin itong buhusan ng pangalawang buhos. Let's go. So, tignan natin ulit. Yan. Ang dark. Gusto talaga yan. So, abang hintayin natin yan. Ito ang aming food park. So yun si Papa Tokson yung may-ari ng food park na to. Isa siya pala sa, meron siyang business partner dyan actually. Pero yung Papa Toks mismo na kanya yan. So yan, meron dito ang Project Pizza Hub. So yung Abu Badar na yun, nakikita niyo yung Abu Badar shawarma yun. Shawarma yun, authentic shawarma yan. Ang nagtitinda dyan is Egyptian. So siya mismo gumagawa ng mga recipe niya. Legit, dinadayo talaga siya. May nagpo-trip na dito. Huwag natin silang focus. Ayan, yung iba, may milk tea din. Yung burger. Other side, may lemon. So guys, nakikita nyo. Ang dami na natulo na ibigay na coffee ng dalawa. Pero yung nasa gitna, wala pa rin. So pag ganyan, nagawan ko na yan ng way. So, masyado na matagal. Usang ko siyang konti. Tinangan ko na siyang galawin. Sana tumulo na. Pwede kong konti yung takip. Para hindi na mapigil yung pressure sa loob. Wala pa rin. So yun guys, sa wakas, umatak na ang dugo. Grabe ang... Ang dugo talaga nito, nasa gitna. Tagal talaga siya. Oo, siya nga pala. Dito sa pag-pour out natin ng water. So, I make sure minimaintain ko yung 92, 95 degrees Celsius na init.
lang natin lahat ng kailangan natin na coffee. So guys, habang naghihintay pa tayo ng iba nating binrew na coffee, so yung naunang tatlo pwede ko na yan gawin na coffee bottle. So it's our bottled coffee. Coffee natin nagawa kanina. Nasaling ko siya per cup, per glass. So yun muna guys, I will back again for another video, for another coffee vlog. So yun muna for today. God bless everyone. Stay safe and caffeinated. Bye.